Magandang hapon, Pilipinas! Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha, na bumabati sa lahat ng tagapakinig ng DZRH at sa lahat ng nanonood ng RHTV, lalong-lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Nitong nakaraang Hunyo, ipinagluksa ng mga alagad ng sining at ng buong bansa ang pagpanaw ng tanyag na aktor, direktor, producer at writer na si Mario O'Hara mula sa sakit na leukemia. Bago siya pumanaw, kasalukuyang siyang abala sa pagsusupervise ng kanyang huling theater production, ang Stage Show, na ipinalabas sa CCP's tanghalang Aurelio Tolentino nitong nakaraang Oktubre at umani ng rave reviews mula sa mga nakapanood nito. Sa hapong ito, samahan niyo kaming magbalik-tanaw sa mga naiwang alaala ng dakilang alagad ng teatro at pelikula na si Ginoong Mario O'Hara. Isinilang sa Zamboanga City noong 20 ng Abril 1946, si Mario O'Hara ay isang premyadong alagad ng sining sa larangan ng teatro at pelikula at nakilala bilang mahusay na aktor, direktor at manunulat, lalo na sa mga temang may kinalaman sa social realism. Kumuha siya ng chemical engineering sa Adamson University, subalit tumigil na mag-aral sa edad na 17 nang makuha bilang radio drama talent sa istasyong DZRH. Habang nagtatrabaho sa Manila Broadcasting Company, nakilala niya si Direktor Lino Broca na kumuha sa kanya bilang announcer para sa TV series nitong Balintataw. Di naglaon, kinuha rin siya ni Broca bilang aktor sa pelikula at teatro taong 1974 nang isulat ni O'Hara ang screenplay para sa obra maestra ni Lino Broca na Tinimbang Ka Ngunit Kulang, kung saan gumanap din siya bilang aktor. Sinundan pa ito ng maraming proyekto hanggang maging direktor na rin si O'Hara para sa pelikulang Tatlong Taong Walang Diyos na pinangunahan ni Nora Honor. Kabilang sa mga pelikulang ginawa ni O'Hara bilang direktor at manunulat ay ang Rubia Servios, Kastilyong Buhangin, Bakit Bughaw ang Langit, Bulaklak sa City Jail, Bagong Hari, Babae sa Breakwater at ang kanyang huling pelikula na Ang Paglilitis ni Andres Bonifacio. Sa teatro naman, nakagawa na siya ng maraming proyekto kasama ang Tanghalang Pilipino at ang PETA. Kabilang sa mga gantimpalang natanggap ni O'Hara ay ang Best Screenplay sa 1978 Metro Manila Film Festival para sa Rubia Servios at Best Director sa 1984 Metro Manila Film Festival para sa Bulaklak sa City Jail, bukod pa sa mga nominasyon mula sa FAMAS at Gawa at Urian. Nang taong ito, naging abala siya sa kanyang bagong theater production ng Stage Show sa CCP nang malaman na mayroon siyang sakit na leukemia. Mabilis siyang iginupo ng karamdamang ito at pumanaw noong 26 ng Hunyo ng taong kasalukuyan. Isang karangalan ng art to art na magpugay sa alaala ni Direktor Mario O'Hara kasama ang aktor, direktor at theater education na si Ginoong Nanding Josef. Magandang hapon, Tata Nanding, and welcome back to Art to Art. Magandang hapon, Lisa. Kailan ba tayo last nag-guesting together? First dito? Year yata. First year pa lang ng Art to Art. 5 years na kami ngayon. So, mahaba-habang panahon, ano? Tumanda na ako. Ikaw hindi. Hindi, lahat tayo tumatanda. Nagre-retire na nga eh. Okay. Tata Nanding, so, nandito po kayo para tulungan nyo kaming sariwain ang mga naiwang alaala ng director Mario O'Hara. Kailan niyo siya huling nakatrabaho? Yung huling pakikipag-usap ko sa kanya, siguro about a year ago. Mm-hmm. Mga late last year siguro, or middle of the year, na pinag-usapan namin ang stage show. Although binigay niya sa akin yung script niya mga 3 years ago. Kaya lang, nabigyan sa akin, nakagawa na kami ng season. Like, sige. Pero, it was only last year, sabi ko, oh, Mario, kasama na siya sa season. Hindi ko alam na may sakit siya. So, tontuwa siya, nag-meeting kami. Yun yung huling pag-uusap namin. Sa ilang readings, yung readings ng script with Chris Milliada, the director and the actors, nandun pa siya at nagbibigay pa siya ng input.
That was the last time. Pero yung play, ang last play niya sa Tanghalang Pilipino was Tatlong Maria, yung Three Sisters. Yun yung huling pag-arte niya sa Tanghalang Pilipino. Okay. Okay. So, stage show. Can you tell us more about stage show? Ako, tinanong ko si Mario eh. Mm-hmm. Ko, bakit mo ba sinulat ito? Mm-hmm. That's the same question that I would ask the playwrights, no, na nagsasubmit ng script sa Tanghalang Pilipino. Ang sagot niya sa akin, sabi, gusto ko itong isulat kasi naging personal witness ako sa buhay ng mga stage show artists from the time na sila ay sikat na sikat hanggang doon sa dying years both of the tradition ng stage show at saka yung ding pagtanda ng mga stage show artists. Mm-hmm. Sabi niya, personal ko yung nakita at sinabi niya, pipilitin daw niya na ma-capture niya yung buhay ng mga stage show artists at saka yun ding unti-unting pagkamatay ng tradition. Mm-hmm. So, yung mga nakapanood ng stage show na production namin, ganun ang pakiramdam. Lalo na yung mga nakapanood ng stage show sa Fiesta o kaya sa Clover or sa Manila Grand Opera House, ang pakiramdam nila talaga, parang captured ni Mario and of course ni Chris and the rest of the cast, no? Yung period na yon at saka yung buhay, the glorious years and sad years of both the form and the actors. Kaya siguro ganun yung reception ng mga tao. But it's surprising na hindi lang yung mga matatanda, pero yung mga kabataan na nanonood ng play, ang lakas ng appreciation doon sa buong production na yun. Hanggang iniisip namin, and we're analyzing why. Kasi nakaka-relate sila. Nakaka-relate at saka there's something very Filipino about it. And maybe that's the reason kung bakit sila nakaka-relate. Kasi storya ng mga artistang Pilipino, napakagagaling. At saka ito ding mga umarte, si Shamin, si Noni, si Lizelle Batucan, and si Reuter, and the rest of the cast, ay talagang pagkagagaling. And I think they gave justice to the brilliance of the stage show artists before. And so, yung storya, yung content, at saka yung brilliance ng actor, ng artist before, and the brilliance of the contemporary artists who did it now, nagtulong-tulong para ma-appreciate ng husto. And Chris Milliado as a director, I think, did a very good job doon sana. Pero si Mario, I think, parang galing sa puso niya yung paghuli doon sa mga eksena at saka doon sa pain and the happiness, the joy of the artists during that time. Kaya nung kinukwento niya yun, nung nag-uusap na kami, sinabi niya, gusto ko itong matapos. And naalala ko yung sinabi niya eh. Sabi, gusto ko matapos ito bago ako mamatay. You know, jokingly. And I never knew that he was sick. Until it happened. So, nabanggit ninyo na he actually wrote it 3 years ago. In fact, nasulat niya yata yun before, even years before eh. It was only three years ago na binigay niya sa akin. For my reading and for consideration sa Tanghalang Pilipino. Because he knew that I was doing the planning of the season of Tanghalang Pilipino. Ano yan? Typewriter. Hindi yan computer ang font. Typewriter. Kaya mayroong mga mali-mali pang lumulundag-lundag. Okay. Pang-museum na yan. Oo nga. Totoo. Tatanan ding, dahil nga nung October ito nag-run, no? Medyo kasabay ng Swan Song series ko, kaya hindi ko napanood ang stage. So, pero meron bang planong mag-rerun ng production na ito? Yes. In fact, because of the response of the audience. Medyo late nga yung parang word of mouth, saka lang dumami nitong second weekend. Pero yung first weekend, medyo kukunti talaga. And that was a bit frustrating on our part. No? Kasi ang ganda-ganda. Sayang nga na ang stage show ay nag-run nung October at ito nga yung
kasagsagan ng aking swan song series at hindi ko napanood ang stage show. Pero may plano bang mag-rerun ang Tanghalang Pilipino ng production na ito? Oo. Nung pagkatapos ng October na rerun, pinalabas din dun sa 4th National Theater Festival ng CCP, November 8 yun. Pero ang daming gustong makakita ulit at merong mga interesado mag-sponsor pa rin. Mm-hmm. So, kundi Disyembre o January, or we might even include stage show doon sa susunod na season siguro. Depende sa magiging interest ng ng audience at saka ng possible sponsors. Mm-hmm. Pero palagay ko, karapat-dapat siyang ulitin at makita pa na mas maraming mga manonood, lalo na ng mga artists. Mm-hmm. So, meron namang, meron namang maraming plano. At meron yatang interesadong dalhin sa States. Wow. For the Filipino migrants. Ah. Kasi maraming mga generation ng stage show ng na sa Pilipinas ang nandun sa Amerika. So, hopefully, matuloy din at mapunta sa Amerika. Siguradong tagapak ng mga luha. At saka magkahalo yun eh. Hagalpak ng tawa at saka tagaktak ng luha talaga. And that was a brilliant play ni Mario. No? In fact, people are saying one of his best. Okay. Marami pa po tayong pag-uusapan tungkol sa namayapang direktor at manunulat na si Mario O'Hara kasama ang batikang theater artist na si Nanding Josef dito pa rin sa Art to Art. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto. Update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating Arts Calendar. Sa teatro, inihahandog ng Ateneo Entertainment para sa tao, bayan, lansangan at Diyos o entablado ang kanilang panibagong palabas kung paano binabalatan ang butong pakwan. Sa direksyon ni Zenon Gosalves at Lemelen Palad, pawang alumni ng entablado, ang dulang ito ni Jose Javier Reyes ay itatanghal sa Ateneo de Manila University Loyola Heights, Quezon City sa mga sumusunod na petsa, November 27, 28, November 29 at November 30, alas 7 ng gabi at sa December 1, alas 2 ng hapon at alas 7 ng gabi. Ang dula ay tungkol sa isang pamilyang dumaranas ng sari-saring pagsubok sa kanilang mundong kinagagalawan. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa 0922-809-8222 o mag-email sa ateneoentablado@yahoo.com. Itatanghal naman ng UP Playwrights Theater ang Umaaraw, Umuulan, Kinakasal ang Tikbalang mula November 29 hanggang December 9 sa Wilfredo Maria Guerrero Theater, Palma Hall, University of the Philippines, Diliman, Quezon City. Tampok dito ang mga makukulay na katauhan sa Philippine folk literature at mythology base sa maikling kwentong pambata ni Hilda Cordero Fernando na pinamagatang The Magic Circle. Ito'y sinulat ni Roddy Vera at nasa direksyon ni Jose Estrella. Tampok ang mga costume pieces ni Leroy New, shadow puppetry ni Don Salubayba, set at lights ni Lex Marcos, sound design ni TJ Ramos at choreography ni Stephen Viñas. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa 926-1349. Sa Sayaw, ipinagdiriwang ng Fundasyon Centro Flamenco ang kanilang 10th anibersaryo sa pamamagitan ng isang flamenco show na pinamagatang La Luna Roja o The Red Moon. Hango sa orihinal na kwento ni Emma Estrada at sa direksyon ni Leo Rial. Ito itatanghal sa December 1 sa RCBC Theater, RCBC Building, Ayala Avenue Corner, Senator Hill, Puyat Avenue, Makati City. Para sa ticket, tumawag sa 0905-298-0201. Ballet Manila presents a twist of a fairy tale in Cinderella, a modern Filipino take of the well-loved classic.
featuring Lisa Makuha Elizalde and Ballet Manila. Choreography and story adaptation by Hazel Sabascoer. Set design by Catch Katoy and costume design by PJ Arañador. On stage November 30, December 1, 2, 8, and 9 at the Aliu Theater. Presented by Manila Broadcasting Company and Aliu Theater in cooperation with Bank of Singapore. Special thanks to First United Travel, Star City, Ralph's Wines and Spirits, and Island Rose. Call Ticket World at 891-9999 or log on to ticketworld.com.ph or call Ballet Manila at 400-0292 and 525-5967. Kasama pa rin po natin para sariwain ang alaala ni Direktor Mario O'Hara ang batikang theater artist and arts educator na si Tata Nanding Josef. Mario O'Hara, Tata Nanding, was known for his mastery of social realism. Mm. How was this evident in his work sa theater at sa film? Actually, kasama dun sa write-up sa kanya, na yung karamihan ng kanyang mga scripts, like for example, yung Tinimbang Ka Ngunit Kulang, mm-hmm. at saka yung Insyang niya, mm-hmm. At saka itong stage show. Mm-hmm. Talagang kung titingnan mo mabuti, nakabase sa buhay ng ordinaryong tao. And I think it's only somebody who immerses himself or herself doon sa isang community na mayroong ganong klase mga problema, ang makakasulat ng ganong kadetalyado, napaka-sensitive na pagsusulat ng kung ano yung nararamdaman ng mga tao. Mm-hmm. At yun naman yung talagang nangyari sa buhay niya, because he was born in Zamboanga, lumipat sila dito sa Maynila, nakatira sila doon sa isang bahay na nasa likuran ay squatters, o yung slums. No? Mm-hmm. At yun yata ang naging ang exposure ni Mario sa buhay ng mga mahirap. Mm-hmm. Lalo na yatang naging evident yun sa Insyang. Mm-hmm. Kasi tungkol ito sa isang batang babae na nire-rape ng kanyang stepfather, mm-hmm. Doon sa napakaliit na lugar na yon. And mm-hmm. all the other, itong station na ginawa namin, mm-hmm. magtitingin mo talaga, maisusulat lang yon ng isang tao na napaka-aware dun sa social realities ng isang particular community or particular milieu. Mm-hmm. So mukhang hindi nagsusulat si Mario out of just his own imagination. nakadikitang paa sa lupa at pinag-aaralan niya. I think he also, you know, when he was alive, naglalakad diyan kung saan-saan. Mm-hmm. Ano, makikita mo sa kalsada na mm-hmm. naglalakad siya, maybe from CCP sa kanyang bahay. I think he observed. Mm-hmm. He observed people's lives mm-hmm. in the streets and pakialam meron sa buhay ng mga tao. Very quietly. Mm-hmm. Kaya napaka, hindi siya analytical yung ano. Hindi ba may mga tao na napaka scholarly ng mm-hmm. pagsusulat about mm-hmm. social realities. Mm-hmm. Siya, I think, he just kept observing. Mm-hmm. And yung pumapasok sa utak niya at saka dito, mm-hmm. na isusulat niya using his own skills in writing in Filipino. Mm-hmm. So, yun. Siya ay social realist, kumbaga. Mm-hmm. Hindi siya abstract mm-hmm. artist. Mm-hmm. Oh, what was he like as a man? Ay, naku. He is, he's, I think, one ideal human being. He's a great person. Mm-hmm. He's very loving, especially sa kanyang family. He's a mm-hmm. good friend. Mm-hmm. And he's a great artist. He's a big man. Mm-hmm. But he's so humble. Mm-hmm. Hindi ko narinig yan at hindi ko makikita. Like many other artists mm-hmm. who are very good but also very arrogant. Hmm. Ito, wala eh. Wala. Parang mm-hmm. pagkatrabaho mo siya, it's just like any one of us. Mm-hmm. Ano pa, ang daming kalokohan sa utak niyan. He's so good, you will really just keep watching him. Mm-hmm. Tapos, minsan nga matutulala ka sa kapamanood mo, mm-hmm. makakalimutan mo yung linya mo. Mm-hmm. Pero nakakainis dyan, mm-hmm. nakakalimutan mo nga yung linya mo habang pinapanood mo siya. Mm-hmm. Nagpa-playtime yan. Uh-huh. Parang, we did Kabesang Tales before. Uh-huh.
sa PETA, mm-hmm. isa yung bida sa isang kabesang tales. Mm-hmm. Crowd kami. Ako ay Taong Bayan 1. Taong Bayan 1, okay. May mga linya siya, mahabang-mahaba. Pero pag may mga nakataligod na sa audience at nakikinig sa amin, he would make faces. Mm-hmm. Kaya minsan talaga, ang challenge is you have to focus on your line and what you're supposed to feel, no? Magsusumbong lang kami kay Nonon Padilla. Ang ano yan eh, nang gugulo yan eh. Wala lang, tawanan lang naman kami because you can forgive him for anything because he's so good. Uh-huh. At yun lang naman ang kanyang bisyo. Yung manggulo. Okay, actually marami din nakakaalam na si Mario O'Hara ay isa sa mga paboritong artistic collaborators ni National Artists for Film, Lino Broca. Yes. Can you tell us more about their partnership, some of their most memorable works together? Well, bago yata magtinimbang kang Ngunit Kulang, which is their collaboration sa pelikula, sa TV, nagsisimula na sila, tsaka sa stage. Sa stage, for example, ang natatandaan kong ginawa namin, si Lino directed the Tagalog version of Streetcar Named Desire with some of his good friends, si Loris as Stella, si Philip Salvador, at saka si Chanda Romero. Mm-hmm. Ang Mitch, alternate kami dalawa ni, kayong dalawa ni Mario. Uh-huh. So, mag-alternate ako. Yes, 2 years younger ako kay Mario. Uh-huh. And he was already Mario O'Hara. Uh-huh. Ang ano, napaka-helpful. Mm. At saka, wala, hindi mo maroon naman na ano ka, ina-echapuera ka. And with Lino Broca, mukhang parang magkapatid eh. Mm-hmm. At saka parang madali sila magkaintindihan. Mm-hmm. So I think that's the reason why when they did tinimbang kang Ngunit Kulang, kitang-kita mo kung gaano ka tight yung naging relationship between the director and the playwright. Parang smooth yung ano eh. Yung script is actually based on the lives of the people ng San Jose Nueva Ecija na community doon sa si Lino Broca pinanganak at nabuhay, no? So yun ang sinulat ni Mario. So kung titingnan mo ang dalawang magkatrabaho na director at playwright, pag hindi sila magpasundo, hindi magiging ganong kaayos yung presentation ng ng product, no? So I think that's a proof na yung dalawa ay talagang may ano eh, nasa wave, the same wavelength. Which was also proven in another film, yung Insyang nila. Insyang. With Hilda Coronel, sa kasi Mona Lisa, Ruel Bernal. No? That's also Mario O'Hara's script and directed by Lino Broca. I think we all know kung gaano tinanggap yung Insyang here and also abroad. At saka, ano, pag kayo magkakasama, Lino and Mario, tsaka kaming nasa PETA dati, parang sira ulo namin. Parang magkataas ng trabaho, wala lang. Magkakasama lang kami kung ano ng kalokohan. Really ordinary people. No one in the group would act like a superstar. So, Lino Broca is such an ordinary person. Kahit na internationally acclaimed. Ganun din naman si Mario. Hindi mo mararamdaman na may ere. Hindi mo mararamdaman na he thinks he's big. Wala nga, no? So, para sa akin, parang reflection, nasabi nyo kanina during the commercial break na hindi niya ipinagpaalam sa maski na sino na may sakit na siya. Ano na yun, ano? Parang reflection na yun ng character niya na hindi talaga siya humihingi ng atensyon sa mga tao at mga kaibigan niya. At saka ayaw niya yata maging burden. And that's what one of the family members also told me. Talagang hindi siya madaing, hindi siya ayaw na ayaw niyang siya yung tinutulungan. Mas natural yung siya yung tumutulong sa mga family members. No? Siya yung kuya nung pamilya at inaalagaan niya yung kanyang mga pamangkin. Ganun din sa ano, yan din sa pakikipagkaibigan. Napaka, wala yata ko na rin nagreklamo kay Mario sa ugali, sa
sa stage as an as a co-actor. Ano lang ako, naisip ko lang talagang yung personality ni Mario, parang nandun yung realism, nandun yung pagtanggap sa reality. But there's one thing that I think he probably could not accept, or he probably accepted, pero ayaw niya ito i-confront. He never went to the wake of Lino. His friends. Hindi siya nagpunta sa wake ni Lino. Meron pa kami isang kaibigan sa playwright, si Dandy Nadres, who also passed away. Hindi rin siya nagpunta. He was just quiet. Maybe he grieved quietly. By himself. And that time, siguro, na ma-realize na may sakit siya. Wala. Wala siyang sinasabi. Maski sa amin, hindi sinasabi. But yung last, yung kinukwento ko kanina, nag-usap kami tungkol sa stage show. I've never seen him that happy discussing a production. His play. Tsaka talagang ano, detalyado niya yung kinukwento. Kung gaano ka... Kung mapapanood mo yun. Well, speaking about stage show, sabi nga ng isang critic na it was parang Mario O'Hara's swan song. Very clear evidence of the mastery of his craft and his work. Kung may lalapit sa inyong estudyante na sasabihin nila, Tata Nanding, mag-recommend mo naman kayo ng tatlong obra ni Mario O'Hara para makilala namin si Mario O'Hara. Ano yung i-recommend ninyo? Siguro dalawang pelikula at saka yung isang play. Yung dalawang pelikula, yung Tinimbang Ka Ngunit Kulang. It's a social commentary on politics in a small town, no? Which I think is also the source of parang story ng bigger corruption, no? Kasi isang pamilya yon na medyo corrupt yung patriarch, no? Yung pangalawa, yung Insang. I don't have to elaborate on Insang. I think people already know what Insang is all about. Itong stage show, parang siguro pinlanon niya o pinlanon ni God na sinulat niya and capturing the lives of the artists, including himself. Hindi yumaman si Mario, hindi yumaman si Lino. Ako hindi mayaman, ikaw mayaman. Pero, ibig mo sabihin nun, hindi ako tunay na artist? Hindi. Iba yun. Hindi. Ibang klase ka. Artist ka na, pero mayaman ka pa. Pinagpala ka ni God ng todo-todo. Anyway, si Mario kasi, yun eh, parang yun yung kanyang huling accomplishment, which I think he did very well. Kasi pag pinanood mo talaga, whether mayaman ka o hindi ka mayaman, you'll get affected, especially if you're a dedicated artist, if you're dedicated to your craft. Hindi naman talaga yung pera yung importante, di ba? Parang ginagawa mo lang, gustong-gusto mong gawin. And it's something that comes from here, and you use this to execute. And I think it's a beautiful swan song na ginawa ni Mario, not only for him, but for all of us. Na art is coming from here. Mula sa puso talaga yon. Kaya iiyak kang kung pag nagkaroon ng rerun, you have to watch it. I'm sure at iiyak ako kasi nga ngayon na nagsaswan song ako, hindi din naman ako binabayaran. Mabilis na naman nagdaan ang kalahating oras at nagpapasalamat syempre kami kay Tata Nanding sa pagbisita ni Yorzy dito sa amin sa hapong ito para syempre pag-usapan at magbalik tanaw sa mga alaala ni Direktor Mario O'Hara. Maraming salamat, Tata Nanding. Salamat. At magkikita tayo sa rerun ng stage show. Yes. Okay, mga kaibigan, samahan ninyo kami ulit sa susunod na linggo, alas 3:30 ng hapon dito lamang sa Art to Art. Ito po si Lisa Makuha, nagpupugay sa artistang Pilipino.